antayin po natin si Pangulong Duterte. Kung sino po yung susuportahan ni Pangulong Duterte? Ayaw ko po siyang pangunahan. Ikaw, sir, wala kang personal preference, sir, kung sino ang gusto niyo pong suportahan? Antayin lang po natin si Pangulong Duterte. Kung sino ang kanyang susuportahan? Nag-withdraw na ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo si Senator Christopher Bongo ngayong araw. Panoorin po natin ang kanyang pahayag. Itong araw na ito, yung nagdalo po kami ni Pangulong Duterte, Andres Bonifacio, the president who never was. Bonifacio had every great opportunity to lead our country as our president after leading a revolutionary movement that started our quest for liberty. But destiny had something different for him. Sa ngayon, handa po akong magsakripisyo alang-alang sa kapakanan ng ating bayan at ni Pangulong Duterte. Simpleng probinsyano lang naman ako na binigyan po ng pagkakataong magsilbi sa taong bayan. Hindi ko po inambisyon na maging presidente. Puro serbisyo lang po ako dahil ang bisyo ko po ay magserbisyo. Sir, when did you reach the final... Let me finish na po. Hindi naman ako politiko. Hindi rin po ako nanggaling sa malaki o kilalang pamilya. Hindi po ako nasanay sa madumi at mainit na klase ng politika. Marahil po, hanggang dito lang muna ako sa ngayon. Ayaw rin po talaga ng aking pamilya. Kaya naisip ko na siguro, ay, hindi ko pa panahon ngayon. Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan ang tamang panahon ko. Ayaw ko ring maipit palalo si Pangulong Duterte. Higit pa po sa tatay ang pagmamahal ko po kay Pangulo Duterte. Matanda na siya at marami na siyang naibigay sa bayan, kung kaya't ayaw ko nang dagdagan pa ang kanyang problema. Nananatili akong tapat sa kanya at noon pa man, ang pangako ko po sa kanya, sasamahan ko po si Pangulong Duterte hanggang kamatayan. In the past few days, I realize that my heart and mind are contradicting my own actions. Talagang nagre-resist po ang aking katawan, puso at isipan. Tao lang po ako na nasasaktan at napapagod rin po. That is why I am withdrawing from the race. Having said this, I leave my faith to God and the Filipino people as I vow to do my best every day to serve selflessly and tirelessly. I am willing to make the supreme sacrifice for the good of our country and for the sake of unity among our supporters and leaders. Sa mga nagnanais maging pangulo at iba pang dyan na gustong magsilbi sa bayan, sana po'y unahin ninyo ang kapakanan at interes ng mga Pilipino. Handa naman po kami ni Pangulong Duterte na suportahan ang sino man na tunay na magsiservisyo, makakapagpatuloy at poprotekta sa Duterte legacy tungo sa mas komportable, ligtas at maginhawang buhay para sa ating mga anak. Kung saan man po ako dadalhin ang aking tadhana, makakaasa kayo na patuloy lang akong tutulong. Patuloy po akong magsiservisyo, patuloy po akong magmamalasakit sa aking kapwa Pilipino. Dahil mahal ko po ang mga kababayan ko, mahal ko po ang bansang ito. Mga minamahal kong kababayan, maraming salamat at mahal na mahal ko po kayo. Sir, ano po ibig sabihin nito sa tao lang ako na nasasaktan? Ano po yung nakakasakit sa inyo? Alam niyo po, ayaw ko pong mahirapan si... Pangulong Duterte. Napaka-stressful po ng campaign. Napaka-stressful po nitong kampanyang ito. Matanda na rin po si Pangulong Duterte. Ayoko nang pahirapan pa po siya. Ayoko pong maging pabigat sa kanya. Pero unahin ko munang pasalamatan ang lahat ng supporters namin ni Pangulong Duterte. Humingi po ako ng paumanhin sa inyo dahil ito pong pagtakbo bilang pangulo ay hindi po ako handa. Hindi ko po ito pinaghandaan.
all set na po ako bilang kandidato as Vice President. Yun po ang napaghandaan. Ito po, in a span of hours or days, lilipat ka sa isang posisyon na hindi mo pinaghandaan. Yung ibang kandidato po, pinaghandaan nila yan all throughout the years. Ako po, hindi ko po napaghandaan. Dahil wala po akong ambisyon. Wala po akong ambisyon na maging pangulo. Napakahirap pong pasan-pasan mo habang nangangampanya ka. Eh, nagre-resist yung pamilya mo. Nagre-resist yung puso mo. Nagre-resist yung isipan mo. Paano ka makakampanya ng mabuti? Kailangan po, pagkampanya, nakafocus ka po. Kaya sabi ko, marahil po ay hindi ko pa po panahon. Panginoon lang po nakakaalam kung saan ka po dadali ng iyong tadhana. Na ako po'y naniniwala dyan, Panginoon lang po. When did you reach the final decision, Senator? Nag-usap ba muna kayo ni Pangulo kagabi or kahapon? Nagkausap po kami nung isang gabi ni Pangulong Duterte. At naintindihan naman po ako ni Pangulong Duterte that I am agonizing po all throughout the days na after I filed my candidacy as president. Talagang nag-agonize po ako. Hirap na hirap po ako. Hindi po ako makakonsentrate sa pangangampanya dahil sa bigat po ng aking nararamdaman. At ayaw ko na pong pahirapan pa si Pangulong Duterte. Mas makaka-focus po kami ngayon dito to protect his legacy, yung kanyang naumpisahang pagbabago. So pakiusap ko lang po sa mga kandidato. Kami po ni Pangulong Duterte ay susuporta po dun sa kandidatong makakapagpatuloy ng mga magagandang programa ni Pangulong Duterte. Ito po mga build, malasakit centers, free education. At importante po, yung makakapagpatuloy po ng magandang COVID response na po. Huwag natin sayangin yung inumpisahan ng gobyerno towards sa economic recovery. Marami pong nagugutom. Isa lang pong pakiusap ko sa inyo, huwag niyo pong pabayaan yung mga mahihirap, yung mga helpless, yung mga hopeless na walang matakbuhan, kundi ang gobyernong ito. Tulungan po ninyo sila. So, sino na po yung susuportahan ng... Wala pa po sa ngayon. Kung sino po yung susuportahan ni Pangulong Duterte, yun rin po ang aking susuportahan. Definitely hindi siya pangayon. Huwag muna nating pangalanan dahil hindi pa po namin napag-uusapan yung puntong yan. But you will definitely support VP si Mayor Sara. Antayin po natin si Pangulong Duterte. Kung sino po yung susuportahan ni Pangulong Duterte, ayaw ko po siyang... pangunahan. Ikaw, sir, wala kang personal preference, sir, kung sinong gusto niyo pong suportahan. Antayin lang po natin si Pangulong Duterte kung sino ang kanyang susuportahan.